For today's lesson, we are going to focus on problem solving and reasoning. Okay, so first let us define what is a problem. Diba each and every one of us, kahit anong profession mo, kahit sino ka man, babae, lalaki, mayaman or mahirap, all of us experience having problems. But what is a problem? In English, they define problem as any question or matter involving doubt. But in mathematics, we define problem as a statement requiring a solution by means of mathematical operation or anything that is related to math. So that's why, di ba, we have the famous saying na in every problem, there is a solution. So hindi pwede yung may problema ka, natatakbuhan mo yung problema mo, kasi in mathematics, meron at meron tayong solution. And take note, hindi lang iisa yung solution sa isang problema. Usually, we have a lot of solutions, but sometimes, diba sa katamaran natin, minsan, mas gugustuhin nating tulugan na lang yung problema kaysa harapin ito. But in mathematics, you cannot do that. You have to face it. You have to solve it. Okay? So, we have a problem solving. Ano bang problem solving? It is an ongoing activity we take to discover what we don't know. And of course, it is the ability to identify and solve problems by applying appropriate skills systematically. Okay, so when you do problem solving, of course, unang-una, you seek information. Diba kapag may problema ka, iniisip mo, ni-internalize mo ano ba kaya yung pwede kong gawin para masolusyon ng tong problema na to. Diba naghahanap ka ng mga pamamaraan ng mga solusyon. So habang naghahanap ka ng solution, na mga strategies mo, nag-iisip ka ng strategy kung paano mo masosolve yung problem na yan. Of course, you are seeking information. And while seeking information, of course, you are generating new knowledge to solve problems. And of course, kapag ka, di ba usually kapag ka may problema ka, let's say for example, you have a problem with regards to financial. Di ba kapag ka may problema ka sa pera, usually hindi lang naman nag-iisa yung solution dyan. Pwede mong maisip na pwede kang magtrabaho, pwede kang humiram sa mga kakilala mo, or pwede kang humingi din sa parents mo. Diba? Dito kaya sa mga naisip mo na solution, diba? Mag-iisip ka ng mabuti. Alin kaya dito yung pinaka mabisa para masolve yung problema ko sa kawalan ng pera. Okay? Isa sa mga nakuha mong solution, diba? You are making decision. Alin dito ang pipiliin ko at alin ang hindi? Hihiram kaya ako sa kaibigan ko kahit alam kong walang-wala din sila, or hihiram na lang ako sa parents ko, or magtatrabaho na lang ako? Okay, so basically, the decision depends on you as a person kung ano yung mapipili nyong solution sa problema nyo later on. Okay? And then, when we do problem solving, of course, di ba we do reasoning. Nagre-reason out ka, bakit hindi ito yung pinili mo na pamamaraan para masolve mo yung problem? Ay, hindi ako huminam sa kaibigan ko kasi alam kong walang-wala din siya. Alam kong wala din siyang pera. Ay, hindi na lang ako hihiram or hihingi sa parents ko kasi wala din silang pera. Magtatrabaho na lang ako para ma-experience ko din, di ba? So, mga ganong reasoning. May mga rason tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin or sa mga decisions natin sa buhay. And with regards to problem solving and reasoning, we have these three important terms that you need to know. We have intuition, proof, and certainty. So when we say intuition, parang you can consider it as tamang hinala. Okay? I have a strong gut feeling na uulan ngayon. Diba? Malakas ang pakiramdam ko, may hinala ako na nagloloko yung jowa ko. Okay, that is intuition, hinala. Okay, pero in case na makahanap ka na ng pruweba, 'di ba? Paano ka ba makakahanap ng pruweba? Let's say for example, yung hinala mo is may iba yung jowa mo. So para makahanap ka ng pruweba, of course you need to investigate. And while investigating, pwede mong mapatunayan yung hinala mo or pwedeng mali yung hinala mo. So kapag ka napatunayan mo yung hinala mo at nakahanap ka ng ebidensya, that is certainty. Okay? So, may hinala ako na may iba yung jowa ko at nahuli ko siya at may ebidensya ako na may iba siya.
So, ibig sabihin, hindi na siya intuition, hindi na siya hinala. Certainty na. You are very certain na may iba yung jowa mo, na may kabit siya, na hindi ka nag-iisa. Okay? And then, there are two types of reasoning that we do in problem solving. So, una is we have inductive. When we say inductive reasoning, it uses our knowledge in making general inferences based on observation and patterns. Okay, so basically, para mas matandaan nyo yung inductive reasoning, it uses specific examples to make general rule. Okay, example, di ba nung face-to-face, paano nyo ba nalalaman na wala yung teacher or hindi papasok sa klase nyo yung teacher? Di ba usually ino-observe nyo kung pumasok ba siya sa mga ibang subjects niya? So let's say for example, ako. O, di ba no-observe nyo, let's say, let us assume na face-to-face pa rin. At alam nyo yung mga schedules ko. Alam nyo hindi ako pumasok sa first period ko, tapos sa second period, pati sa third period. Di ba usually kapag nakikita nyo na hindi siya pumasok sa tatlong subject, hindi ako pumasok sa tatlong subject ko ngayong araw. Basically, magko-conclude na din kayo na sa klase nyo, hindi na din ako papasok. Bakit? Kasi hindi ako pumasok sa unang tatlong klase ko. Okay, so that is an example of inductive reasoning. Another example, let's say for example, naka-experience ka ng naloko ka na. So yung first boyfriend mo, niloko ka. Yung second boyfriend mo, niloko ka din. Diba? Kaya nga, pinaka-famous sa atin yung conclusion na lahat ng lalaki man niloko kasi karamihan naka-experience na maloko ng two or more boys. So that is an example of inductive reasoning. Kahit isa or dalawa pa lang yung naging boyfriend, di ba? General na, nilahat na nila, lahat ng lalaki man loloko. Okay? Let us have an example. Balikan natin yung mga numerical patterns natin. So let us use inductive reasoning to find the next two terms. So as you can see dito, sa unang term natin, so every other term natin that is the letters of the alphabet and nakikita nyo, nagbabaktaw siya ng isang letter. So, A, B, binaktawan niya si B, sumunod si C. And then, binaktawan niya si letter D. Of course, i-expect mo sa susunod, babaktawan niya si letter F at letter G ang susunod dito. Okay, dito naman, ano nakikita nyo ang pattern dito? Diba? This is just 6 times 2. Okay, dito naman, sa 18, this is 6 times 3. So, you are going to expect na yung susunod, this will be 6 times 4, which is 24. Okay, dito naman, we have 2, 5, 8, 11. Ano yung next two terms natin? So, tignan natin yung pattern. So, ano ba yung difference ni 5 and 2? We have 3 dito. Nag-add lang tayo ng 3. So, nakikita nyo, nag-add lang tayo ng 3 dito. So, you are going to expect the next two terms, mag-add ka lang din ng 3 para mahanap mo sila. So, 11 plus 3, that is 14, plus 3, that is 17. Okay, the last one. Okay, nag-add ka lang ng 4 dito, tapos plus 4 din, and plus 4. Okay, 13 plus 4, that is 17. 17 plus 4, we have 21. Okay, sa deductive naman, kabaliktaran siya ni inductive reasoning. Kay deductive reasoning, the process by which conclusions are made by employing general assumptions, procedures, or principles. Okay, so basically, this is, magbibigay ka muna ng general rule bago ka magbigay ng specific example. Okay? Okay, let's say for example, you made a general rule. Let's say sinabi mong, every man is immortal. Okay, that is the general rule. Yung specific example mo, let's say, Martin is a man. Tapos, let's say, Joseph is a man. Okay, therefore, di ba sinabi mo, every man is immortal. Ang example mo is si Martin at saka si Joseph. Since mga lalaki naman sila, magko-conclude ka that Joseph and Martin is immortal.
Okay, bakit ka nag-conclude? Kasi ito yung general rule mo. Okay, so let us have an example. Use deductive reasoning to show that when a number is multiplied by 5, then 8 is added to it, the sum is divided by 2, and twice the original number is subtracted from it, then the original number is equal to, or then the number is equal to the original number. So kapag ganitong problem na yung binigay sa inyo, i-apply nyo na yung tinuro ko sa inyo sa translation na from English sentences into mathematical sentences. So ngayon, let X denote the number, tapos mag-translate tayo. Okay, so magiging, yung una, a number is multiplied by 5, ilagay natin. A number is multiplied by 5. Ano ang translation natin dyan? Okay, so magiging 5x. Tapos, 8 is added to it, sabi niya. Saan natin i-add si 8? Okay, i-add natin siya kay 5x. So that is 5x plus 8. The sum is divided by 2. Anong sum yung sinasabi niya? Sum ni 5x plus 8. The sum is divided by 2. Okay, so 5x plus 8 divided by 2. Tapos, and twice the original number is subtracted from it. Ano yung twice the original number? So that is 2x. Kanino natin siya isusubtract? So dito, okay, so minus 2x. Then, the number is equal to the original number. Ano ba yung original number natin? That is x. Okay, so kapag ganito na ito na yung general equation natin. Now, let us do some simplification of this equation para makakuha naman tayo ng specific example out of this general equation. Okay? So, dito, 5 over 2x plus 4 minus 2x is equal to x. I-transpose natin yung mga may variable x dito sa kabila para maging 4 is equal to, di ba kapag ka-transpose natin si negative 2x, magiging positive na yan. So, that is x plus 2x tapos negative 5 halves of x. Okay? So, magiging 1x plus 2 minus 5 halves. That is 1 half. Okay? 1 half x. So, para makakuha tayo ng value ng x, mag-multiply tayo on each side of our equation ng 2 para mag-cancel out ito. Maiwan si x dito sa kabila. Okay? So, 1 half x times 2, that is 1. Tapos, 4 times 2, that is equal to 8. Ngayon, may value na tayo ng x. I-substitute natin dito sa general equation natin para makakuha tayo ng specific example. So, when x is equal to 8, 5 times 8 plus 8 divided by 2 minus 2 times 8 is equal to 8. So, 5 times 8, that is 40 plus 8. 48 divided by 2, we have 24. Tapos, 2 times 8, di ba, we have 16. 24 minus 16, we have 8. Okay, this is equal to 8. Okay, so this is an example for deductive reasoning. So, tandaan nyo na lang yung mga translation nyo and be careful with your translation para tama din yung magiging sagot nyo later on. Okay, so ito yung general. So, general equation natin, ito yung specific example natin. Okay. So, let us have an example naman sa sentences. So, suppose we have two premises muna. Sparrows are birds and have wings. Falcons are birds and they have wings. So, ano kaya yung pwede nating makonclude dito? So, nagbigay siya ng two specific example. Dalawang klase ng birds. So, that is sparrows at saka falcon. So, parehas silang bird at parehas silang may pakpak. So, therefore, we can conclude that all birds have wings. Okay, so this is an example of inductive reasoning. Nag-conclude tayo based doon sa unang dalawang binigay na example para makakuha tayo ng general conclusion. Okay, next, dito naman, all tortoises are vegetarian. So sabi niya, Bessie is a tortoise. So, ano yung magiging conclusion natin? Okay?
So, sabi niya, lahat ng tortoise ay vegetarian at tortoise naman si Bessie. Therefore, Bessie is a vegetarian. Is a vegetarian. Okay? Another one. Every quiz has been easy. Example, di ba, let's say for example, yung first quiz ko, madali. Yung second quiz, madali din. Yung pangatlo, madali. Okay? So, since sinabi mo na naging madali naman lahat ng mga quiz, kung ano yung magiging conclusion mo, therefore, all quiz are easy. So, itong unang example natin kanina, all tortoise are vegetarian. This is an example of deductive reasoning. Ito naman, every quiz. Sabi niya, every. Okay? So, nagsabi lang siya kasi na-experience niya based on experience na madadali lang yung mga quiz. Ibig sabihin, this is inductive. Another example, all students eat pizza. Claire is a student, therefore, Claire, oh, this should be capital letter, eats pizza. Okay, and this is an example of deductive reasoning. Another example, John's old car won't start. It is raining. Okay? Ang pwede natin makonclude dito is, therefore, every time it is raining, John's car won't start. Okay? Another example, lugaw is essential. Food is essential. Lugaw is food. Ano yung conclusion natin? Since pagkain naman ang lugaw, di ibig sabihin, lugaw is essential. So, this is an example of deductive reasoning. Ito, inductive. Okay? And then, proceed na tayo sa steps in problem solving. This is presented by George Polya. George Polya's steps in problem solving. So, karamihan sa atin kapag ka nabibigyan tayo ng mga problem solving in mathematics, naghahanap na agad ng sagot, hindi pa naiintindihan yung questions. But you should not do that. Okay? So, whenever you are provided with a mathematical problem, basahin mong mabuti, intindihin mong mabuti, i-internalize mo, alamin mo ano ba yung hinahanap, ano ba yung mga given doon sa problem na pwede mong gamitin para ma-solve yung problem. Okay? Kapag ka naintindihan mo na yung problem, mag-isip ka ng strategy na pwede mong gawin para ma-solve yun. So, mamaya sa mga iba't ibang strategies in solving problem solvings, I will present it in succeeding slides. And then next is, kapag ka naalam mo na, alam mo na kung ano yung pwede mong gamitin, strategy para ma-solve yung problem, execute the plan, carry out the plan. Okay? Tapos kapag ka may na-solve ka na, huwag ka munang magdiwang. Okay? Always do the checking method. Mag-verify ka bago ka mag-conclude agad. Okay, karamihan kasi sa atin kapag kami mga problem solving, nagbibigay na agad ng sagot, nakakakuha na agad ng sagot, hindi pa naiintindihan yung problem, which is very wrong. Okay? Next, para sa ating problem solving strategies, we have the first one is you need to identify a sub-goal. Ano ba yung hinahanap? Ano yung kailangan mong isolve? Okay? And then you can also make a table para ma-breakdown mo yung mga information that is provided on the problem. Kagaya ng ginawa natin kanina doon sa deductive reasoning, di ba? Para mas mapadali yung translation natin, nilagay natin siya sa table. Next, you can also do, make an organized list, basically with the use of tree diagram or Venn diagram. And then, kung makakatulong ang paggawa ng illustration at drawing, i-drawing mo din. So, basically, applicable ito sa mga physics problems. And then, eliminating possibilities. Okay, so mamaya magbibigay ako ng example dito. Pwede ka ding magsulat ng equation using a variable para masolve mo yung problem. Or maghanap ka ng kaparehas niyang problem pero mas madaling isolve at mas simple. Okay, and alam kong itong susunod, ito yung pinaka-favorite yung method of solving problems. Trial and error and guess and check. Diba? And then, pwede din you work backwards. Or, kapag ka-sequence or number sequence, numbers,
pwede kang maghanap ng pattern doon sa pagsosolve. Hindi yung klase ng pattern na hinahanap nyo sa exam minsan na, di ba, ay may pattern yung exam ni ma'am, A, B, A, B, C yung pattern. Hindi ganun yon. Okay, let us have an example for making a table na strategy in solving problems. So we have Joy takes up jogging as her form of exercise. She jogs daily in their barangay auditorium on the first week. She jogs for 15 minutes per day. On the second week, she jogs for 20 minutes per day. Each week, she wants to increase her jogging time by 5 minutes per day. If she jogs 6 days each week, what will be her total jogging time on the 6th week? So, una, let us break down the information that is provided here in the problem. Intindihan natin ano ba yung hinahanap dito. So, ang question is, yung total jogging time niya sa pang-anim na week ng pag-jogging niya. So, dito sa problem natin, sabi niya, meron tayong 6 weeks. Okay? So, we have 1, week 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, we have a given here. Sabi niya, on the first week, she jogs for 15 minutes per day. Silagay natin. Tapos, sa second week, mag-jogging siya ng 20 minutes per day. Tapos, she wants to increase her jogging time by 5 minutes per day. So, kung i-increase niya ng 5 minutes per day, magiging 25 minutes na ang jogging time niya sa third week. Tapos, 30 minutes sa fourth week, 35 minutes sa fifth week, and then 40 minutes sa 6 weeks. Tapos, 6 days a week lang siya mag-jogging. So, most probably, yung isang araw is magiging rest day niya. So, kung 6 days a week siya magja-jogging, ang magiging total jogging time niya per week, sa week 1, ang total jogging time niya is 15 times 6, we have 90. 20 times 6, we have 120. 25 times 6, we have 150. And 30 times 6, we have 180. 35 times 6, we have 210. And on the fourth week, we can see that her total jogging time will be 40 times 6, we have 240. So, ibig sabihin, ang magiging total jogging time niya sa pang-anim na week is 240 minutes. Okay, so as you can see, mas napadali yung pag-solve natin ng problem kanina. Nilagay natin siya sa table kasi kung hindi mo alam yung appropriate na method or strategy para gagamitin mo sa pag-solve ng problem, mahihirapan ka. Okay? Another example, using systems of linear equations naman. So, I am sure you are familiar with this problem, yung Old MacDonald. The Old MacDonald had a farm. Old MacDonald has 56 chickens and carabaos in the farm. All in all, there are 152 feet. How many chickens and carabaos in his farm? Okay, so dito, tignan natin ano ba yung mga given. May 56 chicken daw doon. 56 chicken and carabao doon sa farm ni Old MacDonald. Tapos binilang nila yung paa. Diba tignan nyo naman. Binilang nila kung ilang paa yung meron. Hindi na nila binilang kung. Hindi na lang nila binilang kung ilang chicken or ilang carabao ba yung nandun talaga. Para di tayo nahihirapan. Diba? Okay. So may 152 feet daw. Ngayon, gumawa tayo ng equation out of this problem. So, sa pag mag-assign tayo ng mga variables, so kapag ka hindi parehas yung initial na ginamit doon sa problem, di ba since ang hinahanap dito is chickens and carabaos, so kung hindi parehas yung initial nila, you can use the initials of what is being asked. But since parehas yan, let us use variable x and y. So, let x denote chickens. Tapos, let y denote carabao. Okay. Ngayon, may una tayong given dito. Yung total chicken and carabao daw is we have 56 all in all. Okay. So, usually, di ba kapag ka nagbibilang naman tayo, we usually count using heads. Okay. So, ilan ba ang ulo ng manok? Di ba alam naman natin isa lang ang ulo ng manok. So, that is just X. E how about the carabao? Ilan ang ulo ng carabao? Nag-iisa lang din. Okay. Pangalawang given, may 152 daw na paa. Ilan ba ang paa ng manok? Di ba ang paa ng manok, we have dalawa. How about carabao? Ilan ang paa ng
Carabao. Oh, we have 4. So, as you can see, may dalawang equation na tayo dito. So, kapag ka may equation ka na, kapag ka systems of linear equations ang pinag-uusapan, we cannot solve two unknown variables at the same time. So, we need to solve one variable at a time. So, kailangan nyong i-eliminate yung isa sa mga variable. Okay, let's say gusto kong i-eliminate si variable X. So, ano yung gagawin ko para ma-eliminate ko si variable X? So, dito sa unang equation, tignan nyo kung saan kayo mas mapapadali, kung sino yung mas madaling i-eliminate. So, mas madaling i-eliminate si 2X. So, para ma-eliminate, gawin natin, mag-multiply tayo ng negative 2 doon sa unang equation. Okay, by multiplying negative 2 sa unang equation, so, kopyahin natin itong unang, pangalawang equation muna. 2x plus 4y is equal to 152. Tapos, distributing negative 2 sa loob ng parenthesis, negative 2 times x, that is negative 2x, negative 2 times y, negative 2y, tapos negative 2 times 56, that is 112, negative 112. Tapos, pwede na tayong mag-simplify dito. So, 2x minus 2x, magka-cancel out na yan. Tapos, 4y minus 2y, we have 2y, tapos 152 minus 112, we get 40. Tapos, dividing each side of our equation by 2, y now is equal to 20. O ngayon, di ba nakakuha na tayo ng value for y? I-substitute naman natin yung nakuha natin na answer sa isa sa mga equation. So, pumili kayo sa dalawang equation. So, saan ba mas mapapadali yung buhay nyo? Okay, I would choose equation 1 kasi mas madali pag yan yung sinubstitute ko. That would require me lesser work to do. Okay, so we have x plus y is equal to 56. Substituting the value of y, x plus 20 is equal to 56. I-transpose natin si 20 sa kabila. X is equal to 56 minus 20. 56 minus 20, that is 36. O ngayon, may value na tayo for x and y. I-substitute natin ngayon itong value ng x and y dito sa ating dalawang equation. Okay? I-check natin kung tama ba yung nakuha natin na value for x and y. Kapag ka nag-equal at na-satisfy niya itong dalawang equation, ibig sabihin, tama yung nakuha natin. Pero kapag ka hindi tama, ibig sabihin may mali sa proseso ng pag-solve natin. Okay, let us have the first equation. X plus y is equal to 56. Ang value ng x natin is 36. Ang value ng y natin is 20. Okay? 36 plus 20, that is 56. 56 is equal to 56. So, we have both sides of our equation equal. Therefore, the first equation is satisfied. How about the second one? 2x plus 4y is equal to 152. 2 times 36 plus 4 times 20 is equal to 152. So, 2 times 36, we have 72. Tapos, 4 times 20, we have 80. 80 plus 72, that is 152. 152 is equal to 152. Since both of our equation is satisfied, therefore, x is equal to 36 and y is equal to 20 is a solution for this system of linear equations. So, therefore, we can conclude, ano ba yung nagde-denote ng variable x natin? So, we have chickens. Therefore, on the farm of Old MacDonald, there are 36 chickens and ano ba yung variable y? Carabao. There are 20 carabaos. Okay? Well, let us have another example for the sake of practice. Joe counts 48 heads and 134 legs among the dogs and chickens on his farm. How many dogs and chickens does he have? O, tignan nyo ang sipag nilang magbilang ng legs ng mga animals, pero ayaw nilang bilangin separately kung ilan ba talaga yung animal. Diba, pinapahirapan pa tayo. So, since dito, magkaiba naman na yung initial ng mga hinahanap, gamitin na natin yung mga initial ng mga yan. So, let C denote chicken. Tapos, let D denote dogs. Okay? So, una, may 48 heads daw tayo. Again, ilan ba ang ulo ng chicken? Diba, isa lang. How about dog? Ilan bang ulo ng dog? Isa lang din. Pangalawang given, we have 134 legs. Ilan ba ang legs ng chicken? Diba, we have 2. Ilan ang legs ng dogs? Ng dog?
Diba? Apat yan. So again, mag-eliminate tayo ng isa sa mga equation. Again, I would choose C kasi that would require me lesser work to do. Mag-multiply tayo ng negative 2 dito para mag-cancel out later on si C. So, una, i-distribute natin si negative 2, magiging negative 2C, tapos negative 2 times D, negative 2D, negative 48 times negative 2, we have negative 96. Tapos, simplifying this, we now have, magka-cancel out na si 2C dito, and then, 4D minus 2D, we have 2D, tapos 134 minus 96, we have 38. Tapos, dividing each side of our equation by 2, 38 divided by 2, we have 19. Again, so since may value na tayo for D, isubstitute natin sa isa sa mga equation. Again, I would choose equation 1. So, C plus D is equal to 48. C plus 19 is equal to 48. Tapos, i-transpose natin si 19 sa kabila. 48 minus 19. 48 minus 19, we have 29. C is equal to 29. Ngayon, i-substitute ulit natin yung value ng ating C and D dito sa ating dalawang equation. Okay, the original equation. C plus D is equal to 48. Kung value ng C natin is 29, tapos ang value ng D natin is 19, 29 plus 19 is 48. 48 is equal to 48. The first equation is satisfied. The second equation, 2C plus 4D is equal to 134. 2, ang value ng C natin is 29, plus 4, tapos ang value ng D is 19, is equal to 134. 2 times 29, 2 times 29, we have 58, tapos 4 times 19, we have 76. 58 plus 76, we have 134. 134 is equal to 134. Therefore, both of our equation was satisfied. Ibig sabihin, tama yung nakuha natin na value for C and D. So, we can now conclude that there are 29 chickens and 19 dogs in the farm of Joe. Okay. Next naman, well, let us try eliminating possibilities. So, Wally asked Joy, how old she was. So, let's say for example, si Wally, may nakita siyang magandang dalaga, si Joy. Ngayon, type niya ito. Pero parang, bata kasi tignan si Joy, kaya tinanong niya muna, baka mamaya ma-child abuse tayo. Diba? Kaya tinanong ni Wally si Joy kung ilang taon na siya. Ngayon naman, si Joy, medyo pakipot. Diba? Hindi niya agad sinabi yung age niya, pero nagbigay siya ng clue. Okay? So, sabi niya, my age is between 18 and 34. My age is a multiple of 3. My age is an odd number and the digits of my age are repeated. So, let us have, ilista natin yung unang clue muna. So, sabi niya, my age is in between 18 and 34. Ano ba yung mga numbers natin in between 18 and 34? So, we have 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, and 33. Ngayon, pangalawang clue. My age is a multiple of 3. So, tignan natin dito sa mga numbers na to, sino ba ang multiple of 3? So, 19 is not a multiple of 3. Hindi din si 20. Si 21, yes. 22, hindi. 23, hindi. 24, yes. Okay, 25 hindi din, 26 hindi, 27 is yes, 28 hindi, 29 hindi, 30 is also a yes, 31 and 32 is hindi. O ngayon, di ba kakaunti na lang yung natira? Ngayon, sabi niya, my age is an odd number. So, odd number ba ang 21? Yes, it is an odd number. How about 24? Odd number ba yan? Okay, this is not an odd number. 27, odd number yan. 30 is not an odd number. So, we have 1, 2, 3. Tatlo na lang yung natitira. Yung last clue, the digits of my age are repeated. Okay? So, dito sa tatlong natira, alin ba ang repeated digits dito? So, 33 lang. So, ibig sabihin, Joy is 33 years old. O, later on, di ba, kapag may mga gustong dumiga sa inyo mga girls,
gawin yung lagyan nyo ng konting logic, bigyan nyo sila ng clue para maghirap din sila, di ba? Para hindi sila madalian. Okay? Okay, let us have another example. Eliminating possibilities, tsaka gumamit din tayo ng table para masolve itong problem natin. So, let us find out who is married to whom with this given clues. So, gumawa muna tayo ng table. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, so let's say nandito si Kathy, Sally, Jovi, and Apple. Tapos dito naman sa kabila yung mga boys natin. Danny, Wally, George, tsaka si Fernando. O yung unang clue na binigay sa atin, sabi niya, Wally is Jovi's brother. So kung magkapatid si Wally at tsaka si Jovi, hindi na sila pwedeng maging mag-asawa. Next, Jovi and Fernando dated some, but then Fernando met his present wife. Okay, naging mag-ex si Jovi at si Fernando, pero hindi sila nagkatuluyan kasi nakilala ni Fernando yung kanyang present wife. So ibig sabihin, hindi na din niya pwedeng maging asawa si Fernando. Ngayon, Kathy is married to George. Sabi niya, Kathy is married to George. So, ang asawa na ni Kathy ay si George. So, hindi na siya pwede makipag-partner dito sa tatlo. So, kung taken na si George, di ba kasi asawa na siya ni Kathy, sino na lang ang available na pwedeng maging asawa ni Jovi? So, si Danny na lang. Okay? Next, Apple has two brothers. Sabi niya, Apple's husband is an only child. Diba sabi natin kanina dito sa first clue, Wally is Jovi's brother. So kung kapatid ni Wally si Jovi, hindi na siya only child. Hindi na din siya pwedeng maging asawa ni Apple. Okay? So since taken na si Danny, taken na din si George, si Fernando na lang ang pwede niyang maging asawa. Ngayon, diba taken na si Fernando, taken na din si George, taken na din si Danny. Si Wally na lang ang walang asawa. Okay? So, ibig sabihin, Jovi is married to Danny, Apple is married to Fernando, Sally is married to Wally, and Kathy is married to George. Okay, dito naman, system of equation. Jasmine is twice as old as Charlie, and the sum of their ages is 33. How old are they? Diba, this is a typical example na nakikita nyong memes sa Facebook. Diba yung iba sinasabi nila wala kaming pakialam. Okay? So sabi niya, Jasmine is twice as old as Charlie. So let X denote the age of Charlie. So ibig sabihin, ang magiging age ni Jasmine is 2X. Tapos, ang sum daw ng kanilang age is 33. Okay? So kung X ang age ni Jasmine, tapos 2x ang age ni, x ang age ni Charlie, tapos 2x ang age ni Jasmine, ang magiging total daw is 33. So, simplifying this, x plus 2x, we have 3x. Tapos 3x is equal to 33, dividing each side of our equation by 3, x is equal to 11. So, ibig sabihin, ang age ni Charlie ay 11, tapos si Jasmine, 2 times 11, we have 22. So, Charlie is 11 years old and Jasmine is 22 years old. So, you can verify, i-substitute nyo yung nakuha nyo dito sa equation. So, 11 plus 2 times 11, we have 33. So, kung may trust issues ka, you can simplify this further. 2 times 11, 22. 11 plus 22, di ba we know that it is equal to 33. Okay, let us have example sa recreational mathematics naman. I am sure you are familiar with this problem. Place the numbers 1 to 9 so that each row, column, and diagonal adds up to the same number. So, use each number exactly once. Okay, para malaman nyo yung same number na kapag kinarange nyo siya and it will add up to the same number, ganito ang shortcut natin dyan. I-add nyo lahat ng digits. Okay? So, i-total nyo tapos divided by kung anong klaseng square, magic square siya. So, kung 3 columns by 3 row, 3 by 3. So, divided by 3. So, kunin mo yung total
Tapos i-divide mo by 3. So, dito, 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 4, 10, 15, 21, 28, 36, 45. 45 divided by 3, so we have 15. So, ibig sabihin, dapat dito, bawat diagonal natin, ang sum niya is 15, so dito 15, tapos bawat kalam, ang magiging total is 15, tapos bawat row, 15 din ang magiging total. So, i-arrange natin ito, 1 hanggang 9, dito sa square, magic square natin na walang nauulit na number, tapos dapat ang magiging sum ng bawat diagonal, row, kalam natin is equal to 15. Okay, so let's say for example, ilagay natin sa gitna si 5. So, ano pa kaya yung mga pwede natin ilagay na number? Okay, so let's say, ano pa yung kulang niya kung 5 na dyan, di ba? Dapat ang sum is 15. So, let's say, ilagay ko dito si 2, tapos dito si 8. 8 plus 2 is 10 plus 5, we have 15. Tapos, kung may 8 na tayo dito sa baba, ano pa kaya yung pwede kong ilagay dito? Let's say, maglagay ako ng 3. 8 plus 3, 8, 9, 10, 11 plus 4. This is 15, tama na to. Tapos, kung may 4 na tayo dito, tsaka 5, 9, kulang na lang ng 6. 6 plus 2, 8. Okay, magdagdag tayo ng 7. So, 7, mamaya na tayo mag-check. 4 plus 2, 6, kulang pa tayo ng 9. 5 plus 9, 14, magiging 15, plus 1. Ngayon, tignan natin kung bawat row, column, tsaka diagonal is equal to 15. So, we have 2 plus 5 plus 8. Tama to, 15. Dito naman sa isang diagonal. 4 plus 5 is 9 plus 6. Tama, 15. Next, dito sa kalam muna, 2 plus 9, 11 plus 4. Tama, 15. 7, 10, 15 din to. 6, 7, tama. Dito sa row, 2 plus 7, 9 plus 6, 15. 15 din ito, 15. So, lahat ng row, kalam, tsaka diagonal natin is equal to 15. Ngayon, i-verify natin kung nailagay ba natin lahat ng numbers 1 up to 9 nang walang nauulit. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, since tama naman na ibig sabihin ito yung solution natin, but there are other possible ways on arranging the numbers 1 to 9 dito sa magic square natin na magiging 15 pa rin yung sum. So, I will leave it to you as an activity. Hanapin nyo yung mga other ways or possible ways na may arrange nyo itong numbers 1 to 9 that it will add up bawat row, column, tsaka diagonal to 15. Another recreational math that I am very sure na very familiar kayo is Sudoku. So, itong i-discuss natin na to, recreational math din siya na halos parehas lang sa Sudoku. We call it Ken-Ken puzzle. Diba sa Sudoku, kapag ka magsosolve kayo ng Sudoku, you need to arrange the numbers doon sa loob ng mga boxes na dapat walang magkakatapat na same numbers. So, ganun din naman yung Ken-Ken puzzle natin. But, mas madami lang siyang rules. So, sa Ken-Ken puzzle, kapag ka 3x3 siya, dapat numbers 1 to 3 lang yung i-arrange mo, tapos dapat walang magkakatapat na magkakaparehas na numbers sa row at saka sa column. Okay lang sa diagonal. Kapag ka 4x4, numbers 1 to 4. Kapag ka 5x5, numbers 1 to 5. Hindi pwedeng, hindi equal yung numbers of rows and columns mo kapag ka Ken-Ken puzzle. Pero, sa Ken-Ken puzzle kasi, di ba, i-arrange mo yung mga numbers nang walang magkakatapat sa row and column, but this is with a twist kasi gagamitan mo siya ng operation, the four basic operations in mathematics. Di ba, we have addition, subtraction, division, and multiplication. So, dito, kung may mga broken lines, ibig sabihin, doon sa mga boxes na kasali sa broken lines, mo gagamitin yung operation para makakuha ka ng sagot. So, dito, di ba, 6 plus, sabi niya, ito yung number na kailangan mong makuha at ano yung gagamitin mong operation para makuha yung sagot na yan? Addition. So, sabi niya, ano daw ba yung tatlong number na kapag ka pinag-add mo, is magiging 6 yung sagot. So, taking into consideration, of course, na numbers 1 to 3 lang yung pwede mang i-arrange dito. So, since tatlong broken line yan, at dalawang
broken lines, tapos tatlong boxes. So, tatlo lang naman yung pwede nating ilagay dito, numbers 1 to 3. Diba, 1 plus 2 is 3 plus 3, that is equal to 6. Sa next box tayo, 6x. Ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo, magiging 6 yung sagot? Okay? So, basically, that is 2 and 3. Dito mo na ilalagay si 2 kasi diba may 2 na tayo dito sa third row. Hindi pwedeng may magkatapat na same number. And then, we have a bonus item here. Diba, ano daw yung limang tatlong number na kapag pinag-add mo, magiging 5 yung sagot. So, basically, kahit hindi ka na mag-solve dyan, may 3 na dito, may 2 ka na dito. So, 1 na lang ang kulang. Dito, may 2 ka na, may 3 na dito, 1 na lang ang kulang. May 1 na kaya dito, may 2 na, so 3 na lang ang kulang. So, verify mo na lang kung magiging 5 ba yung sagot kapag pinag-add mo sila. 1 plus 2 is 4 plus 1, we have 5. So, tignan nyo kung lahat ba ng row, tsaka column natin may numbers 1 to 3 ba, at wala bang naulit. So, as you can see, wala naman ako nakikitang naulit na dito. Okay, proceed tayo dito na sa pangalawa, 4 by 4 naman. Mag kapag ganyan, may nakikita kayong mga walang operation, bonus item yan, isulat nyo na lang, 3 and 1. O dito, sa division tayo, ano ba yung tatlong number na kapag pinag-divide mo, magiging 3 yung sagot? Okay. So basically, pwedeng dalawa pala to. Naduling lang. Okay? So, kung may 1 na tayo, di ba 3 and 1 lang naman yon. Kung may 1 na tayo dito sa baba, hindi na natin siya pwedeng ilagay dito. So, dito ang 3, dito ang 1. Next, ano yung tatlong number na pwede mo, kapag pinag-add mo, magiging 9 yung sagot? We can have 1 plus 2. Okay, so we have, ano ba yung tatlong number na kapag pinag-add mo magiging 9? So, pwede yung 3, 4, 2. So, let's say, 3, dito si 4, dito si 2. Next, ano yung tatlong number na kapag pinag-add mo magiging 8 yung sagot? We have 1, 3, 4. Diba? 1, 3, 4. So, tignan nyo, walang magkakatapat na dito na number. Tapos, sa taas, ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo, magiging 2 yung sagot. So, 2 and 1 lang naman yan. Okay, next tayo dito. Ano daw yung apat na number na kapag pinag-multiply mo, magiging 64 yung sagot. So, without solving it, di ba dito nakikita mo na may 1, 4, tsaka 3, 2 na lang ang kulang. Dito, may 1, 2, 3, 4 na lang ang kulang. 2 ang kulang dito, 4 dito. So, verify mo na lang. 4 times 2 is 8, times 4, 8 times 4, 32 times 2, we have 64. So, tama. You can verify. Tapos, tignan mo kung may mga magkakatapat ba na number na magkakaparehas. Kompleto ba yung numbers 1 to 4 natin? Okay, so, as you can see, kompleto naman yung numbers 1 to 4 natin, bawat row, tsaka column. So, ibig sabihin, tama na yung nasolve natin. Okay? So that would be all for today. Thank you for listening and watching. I hope you have learned from this video.